atin pong tunghayan ang unang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, ganun din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Halatang tensyonada ang babaeng nakaupo sa harap ng desk ni David Seville na may-ari ng Vigilant Security and Detective Agency. Handa ako magbayad ng kahit magkano. Mangiyak-ngiyak na wika nito at nagsusumamo ang mga mata na tumingin sa kausap. Tulungan niyo lamang ako! Hindi pa natin napapag-usapan ang tungkol sa iyong problema, Miss Sipilio. Kaya wala pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa bayad. Pinagmasdan ni David ang panauhin at ang batang lalaki na kasama nito na nakatulog na sa sofa na nasa loob ng kanyang opisina. Kapansin-pansin na parehong pagod ang dalawa, payat at maputla na tila hindi pa nakakakain o nakakatulog ng maayos sa loob ng mahabang panahon. At isa pa, dapat mong malaman na ang kasong tinatanggap ko ngayon ay pinipili ko at kailangan at rekomendado ng isang kaibigan ng kliyenteng may problema. May inilabas na business card ang babae mula sa kanyang shoulder bag at ibinigay ito sa kanyang kaharap. Ibigay ko daw po ito sa inyo. Binasa naman ni David ang pangalang nasa card at ang maikling note na nakasulat kamay sa likod nito. Napangiti naman siya. Si Timothy pala ang nagpadala sa iyo dito. Naging kasamahan ko si Timothy Sanchez sa police force noon. Station commander nila ako at naging matali kaming magkaibigan. Mahusay siyang alagad ng batas at hindi ko siya matatanggihan. Nagningning naman ang malungkot na mga mata ng panauhin ni David. Sabi nga po niya na matutulungan daw po ninyo ako dahil nagkaroon daw kayo ng tauhan na nakakakilala sa taong irereklamo ko sa inyo. Bueno, sabihin mo sa akin kung ano ang problema mo para malaman ko kung ano ang mga hakbang na gagawin upang matulungan kita. Kailangan isasabihin mo sa akin ang lahat. Walang labis at walang kulang. Gusto niyang kunin ang aking anak at hindi ako makakapayag. Mamamatay muna ako. Alam mo ba ang pangalan ng taong gustong dumukot sa anak mo? Opo, ang pangalan niya ay Christian Morato. Kilala siya sa Bansag na Nero. Natigilan naman si David Seville at naramdaman niyang nanlamig ang kanyang buong katawan. Nero? Pabulong niyang nasambit na tila makamandag ang mga kataga at hindi dapat bigkasin. May mga malupit na alaala ang sumigid sa kanyang isipan. Napakatagal ng panahon na hindi niya naririnig ang pangalang iyon. May 7 taon na mula nang magbitiw sa tungkulin si Jonas Balmes at tuluyan ng lumayo. Alam kong kilala niyo siya ayon kay Mr. Timothy Sanchez. Huminga ng malalim si David. Oo. Naging kamalasan ko ang masangkot sa isa sa mga napakademonyong tao tulad ni Christian Morato. Isa siyang bayarang killer at mahaba ang mga record ng mga ginawa niyang pagpatay. Mataas ang bayad sa kanya. Malupit siya at sadista ang kakambal yata ni Lucifer. Mukhang pangit ho yata ang inyong karanasan sa kanya. Hindi agad nakasagot si David. Hanggang ngayon ay pinangangatugan siya ng kanyang katawan kapag naaalala niya ang tindi ng pinsalang na idulot nito sa kanya. Muling napatingin si David sa batang lalaking himbing sa pagtulog sa kanyang sofa. Ang tangkang pagdukot dito ni Nero ay hindi niya gaanong maintindihan. Bakit naman gustong kunin ni Nero ang iyong anak? Tanong niya sa kausap. Napalunok naman si Karen. Dahil siya ang ama ni Allen. Napaamang naman si David. Ano? Lalong namutla si Karen at nagyuko ng ulo na tila hiyang-hiya. Kumibot ang mga labi nito. Nagkaroon kami ng relasyon ni Christian 5 taon na nakakaraan. Nagkaroon kayo ng relasyon? Hindi na itago ni David ang pagkagulat. Hindi ko kagustuhan ang pangyayaring iyon kung yan ang iniisip nyo. Pinwersa niya ako at nagbantang papatay ng aking ama kapag hindi ako pumayag na makisama sa kanya matapos niya akong gahasain. May itsura si Nero at ayon pa sa nabalitaan ko, babae ang kusang lumalapit sa kanya. Bakit kailangan kanyang pwersahin? Ginamit niya ako para mapalapit sa aking ama. May mahalaga siyang kailangan makuha sa aking ama
Ano iyon? Dating taxi driver ang papa ko. At may naisakay siyang isang negosyanteng Arabo na nakaiwan ng tote bag na puno ng pera at alahas. Isinauli ni Papa ang naiwan ng Arabo sa hotel na tinutuluyan niya. At bilang pasasalamat, binigyan siya ng ilang bars ng ginto at alahas. Bilyonaryong oil magnate pala sa Middle East yung Arabo. At paano nalaman ni Nero ito? Hindi ko alam, pero nung nagsasama na kami, nalaman kong napakalakas ng radar niya at marami siyang resources na napagkukunan ng balita, lalo na ang tungkol sa pagkakaperahan. Ibinaba ni David ang notepad at ballpen na hawak niya. Ikinalulungkot ko pero hindi kita matutulungan. Sa ngayon, iilan na lamang ang mga pribadong investigador ko at lahat sila ay part-time na lamang kung kumuha ng trabaho. May iba ng mga trabaho na higit na malaki ang kita at hindi mapanganib. Alam ni David na walang tatanggap sa anumang kaso kapag ang kasangkot ay si Christian Morato alias Nero. Alam ng mga ito ang mga nangyari sa nag-iisang alagad ng batas na naglakas loob na tumugis dito. Ang ibig niyo sabihin ay hindi ninyo ako matutulungan? May luhang tumutulo sa mga pisngi ni Karen. Hindi dapat makuha ni Nero ang aking anak. Nakakapagtakang nagkaroon ng interes si Nero sa bata dahil wala siyang puso o anumang tender spot sa katawan. At makakasagaba lamang ito sa mga lakad niya. Gagawin niyang katulad niya si Allen. Sisirain niya ang buhay ng bata at tuhubuging maging kriminal. Hindi ako makakapayag na mangyari ito. Naantig ni Karen ang malambot na bahagi sa pagkatao ni David. Hindi ko naman sinabing hindi kita tutulungan. Yun nga lamang ay hindi magmumula sa agency ko. Ang makakatulong sa iyo, tatawagin na lamang kitang Karen dahil kasing edad mo naman, yung isang anak kong babae na nasa Amerika. Okay lang ba? Oo naman po. Sana ay makagawa kayo ng paraan para tulungan kami ni Allen. Nakakapagtakang buhay ka pa. Hanggang ngayon, hindi pa ba nakukuha ni Nero mga gusto niya makuha sa papa mo? Kinuyom naman ni Karen ang mga kamay. Pinatay na niya ang papa ko. Dahil kahit tinorture na niya, hindi sinabi ni papa kung nasa ng mga alahas at ginto. Tumakas ako nang minsang umalis siya ng matagal. Dahil nagkaroon siya ng assignment. Alam ba ni Nero na buntis ka nung nagsasama pa kayo? Hindi po. Dahil ako mismo hindi ko din alam. Napakabata ko pa po noon. 18 pa lamang. 19 ako nang isilang ko ang aming anak. Napapikit naman si David. Baka kaya kanya binubuhay ay upang ituro mo kung nasaan ang kayamanan. Nakalagay sa safety deposit box. Sa bangko ito sa ilalim ng pangalan ko. At hindi niya makukuha. Iniwan ni Papa para sa amin ni Allen. At ito ang bumubuhay sa amin ngayon. Hindi naman ako makapagtrabaho dahil sa katatakbo at katatago sa kanya. Pero hindi titigil si Nero hanggat hindi ka natatagpuan at napapatay. At ang sino mang tutulong sa iyo ay tiyak na manganganib din ang buhay. Pero kailangan po na magwakas na ang lahat ng ito. Paano makakapag-aral si Allen kung mananatili na ganito ang takbo ng aming buhay? Naiintindihan ko ang sitwasyon mo, Karen. May nag-iisang tao na pwedeng tumulong sa iyo. Pero hindi ako nakakatiyak kung tutulungan ka niya. Bakit naman po? Dahil wala na siya sa police force. At kapag nalaman niya kung sino ka, baka tumanggi siyang tumulong. Pero sa kabilang dako, maaaring ikaw at ang iyong anak ang maging dahilan kung bakit naisin niyang tumulong. Sino po siya? Saan ko siya matatagpuan? Bibigyan kita ng note para kausapin siya. Pero malayong kinaroroonan niya ngayon. At ang balita ko, nagbalik na siya sa gawaing may kinalaman sa agrikultura na talagang hilig niya bago siya pumasok sa pulis. Nasaan po siya? Anong pangalan niya? Kahit sa ang dulo ng daigdig ay pupuntahan ko siya. Kung ito lamang ang makakapagligtas kay Allen, sana'y hindi ako magkamali sa pagpapapunta sa iyo sa kanya. Mabait din po ba siya? Ewan ko kung hanggang saan ang pinagbago ni Jonas. Mula nang sinapit niya ang matinding trahedya ng kanyang buhay na dahil na din sa kagagawa ni Nero. Ano pong ginawa sa kanya ni Christian? Pareho pa kami nasa police force noon nang may pinatay sa teritoryo namin si Nero. Dalawang negosyante, nagpatulong ang NBI sa paghahanap sa kanya at dahil napakahusay ni Jonas Balmes, siya ang inatasan ng NBI sa paghahanap sa hard killer. Dahil sadyang matinis si Jonas sa mga ganoong trabaho, natunto niya kinaroroonan ni Nero na naging dahilan ng muntik na niyang mahuli.
pero nakatakas pa rin ito at nakalayo. Ipinagpatuloy ni Jonas ang paghahanap at determinado siyang mahuli si Nero. Ano pong nangyari pagkatapos? Binueltahan ni Nero si Jonas sa isang napakasakit na paraan. Dinukot niya ang asawa at nag-iisang anak nito. Ginahasa, tinorture, at pagkatapos ay pinatay niya ang asawa ng pulis. Pagkatapos, oras-oras sa araw-araw, ay tumatawag siya at ipinaririnig kay Jonas ang pag-iyak ng kanyang anak. Humihingi na saklolo sa ama. Mahabagin Diyos, nasambit na lamang ni Karen at kinagatang pang ibabang labi nito. Kung ano-anong pahirap ang ginawa niya kay Jonas na kailangan sundin niya sa pangambang papatay ni Nero ang bata. Halos mamatay sa hirap ang kaawa-awang ama na ginawa na ang lahat para lamang hindi paslangin ni Nero ang bata. Nabuhay po ba ang bata? Bumuntong hininga naman si David. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Jonas mula kay Nero. Sinabi niyang wawakasan na niya paghihirap ng pulis. Pinatakbo siya ng ilang kilometro para makarating sa lugar na sinabing kinaroroon na ng bata. Pero nang makarating doon si Jonas, nakita niya ang nakakalunos na anyo ng anak na patay na. Sunog ang katawan ng bata at umuusok pa ng matagpuan sa ibabaw ng mga damuhan. Oh dear God! Muling tumulo ang luha ni Karen. At mula noon, may kung anong nalagot sa pagkatao ni Jonas. Natulala siya matapos ilibing ang anak. Ilang linggong isinailalim sa psychiatric treatment at nang makarecover siya, ayaw niyang makipag-usap kahit kanino. Agad siyang nagsumite ng letter of resignation at nang makuha mga perang dapat matanggap, nawala siyang parang bula. Pinakibalitaan ko kung nasaan siya at pagkatapos ng 7 taon, nalaman kong nasa Cordillera siya. May lupang nabili at sinaka. Ang kanyang mga kasama ay panay katutubo. Cordillera? Nasa mountain province iyon, hindi po ba? Napakalayo nga pala ng kanyang narating. Oo, naroon siya sa bayan ng San Pascual. Paminsan-minsan, nakakahingi kami ng tulong sa kanya kapag napapagawi sa teritoryo ng aking mga private investigators. Nang magsimula kami sa itinayo naming agency, pero hanggang doon na lamang aming komunikasyon. Tinitigan naman ni David ang kausap. Maaaring mahirapan ka sa una ninyong pagkikita dahil ni hindi na daw marunong umiti si Jonas at naging mainitin ang ulo kapag nalaman niyang nagkaroon ka ng kaugnayan kay Christian Morato. Maaaring hindi maging maganda ang reaksyon niya. Pero huwag kang mabahala dahil hindi nananakit ng babae si Jonas at maginoo pa rin siya. Handa akong tiisin ang lahat. Basta't mailigtas lamang si Allen mula kay Christian, kailan ang lakad ninyong mag-ina patungo doon. Bukas na bukas din po sana kung maaari. Kung gayon, dito na kayo matulog mag-ina ngayong gabi. At bukas bago sumapit ang bukang liwayway, ay ihahatid ko kayo sa terminal ng bus patungo sa Mountain Province. Naku, marami pong salamat. Hindi ko makakalimutan ang pagtulong ninyo sa aming mag-ina.